Nung nakaraan taon, may inuman dito. Nung magla-lockdown. Nung nakaraan, 2020. Pero, ay, grabe ang lockdown. Ngayon na, mama. Grabe nga. May ano lang, yung bagang natirang alak. Hindi, may natira, mama. Alak ano. Pero hindi pa masyadong ano yun, parang 16 pa lang simula yung lockdown na yun eh. 15, ano na, alerta na yung mga tao sa lockdown. Pero 16 nagsimula yun. Parang sa amin di yata naman sa Rayan na 16 na naman. Pero ngayon wala kasi nabigyan naman siya ng birthday ng kapatid niya. Ayan. Pero masaya yan. Ang dami niyong comics. Yun lang. Service pa siya, sipag niya. Ayan yung mga alaga ni mama, yung pusa. Yung aso. Ayun na. Si Meow Meow. Thank you God sa birthday ni mama. So blessed naman. Kahit ilan lang kami dito. Mali mo, may dumatay pang surpresa. Wala yung kapatid ko si Junjun. So per. Hindi kami sama-sama eh. Pero alam ko nung ganda doon, nung nakaraan taon, yung kapatid ko si Julius, birthday kay mama. So, shout out kay Julius. Yun lang. Dito ko na po titapos ang vlog na to. Bye! May utang pa ako doon eh. Hindi kita si mama, ang hirap naman ng ulangan eh. Kanino kami utang? Mahirap yung pangako, may utang pa ako kita na stop. Sisigil yung pangako na ako. Nakiusap nga ako. Ano sabi mo? Wala, hindi ka kakita sa camera eh. Ay, may dati naman akong pera. Ha? May listahan ng darating na. Listahanan? Happy birthday niyo. Sabi niya, bigay pa daw ako ng may birthday. Pinaganda mo ako. Pero ngayon, wala. Wala. Gusto mo, pumunta pa sa kanya. Buta ka, may utang ako doon. Buta na ko eh. Eh, hindi ako naman ng hiram ah. Sabi ko yung 300. Eh, kung bumunta daw ako, sabi ko, eh, hintay kita eh. Kain dalawang bumunta. Sugurin natin. Naiya ka. Naiya ka? Pero ngayon yun. Bakit? Wala na ako tangin kong marit, Michael. Ah, sige, happy birthday na. Kain na. Ulam sardina. Ardillas. Wala ka mo, dumuwang kumigaw. Sabi ng mga bata yan si Ella. Birthday mo daw. Oh. Ikay na. Oh. Akala yan yung handa ka. Oh. Tapos kanina pinagtatanungan dyan. O, yasa kayo yung birthday celebrant. Sabi niya, no. Hindi, alam mo na, yung kapitbayari isa. Oh. Wala ka pa. Oh. Sabi kayo, dito na star, pero nga ako ng 200. Eh, sige, 300 na. Mm. Eh, bukas daw ng umaga. Pwede bukas ka ng umaga, kahit alas 6, pwede na yun, alas 7. Basta happy ka lang, simba ka baga. Sino? Ikaw? Oo, oh, sabi na din. Ah, nag-ano, simba ka ba? Eh di, ano. Hallelujah. Nagamit mo na yung mga comics mo. Eh bukas daw, may pera ka. Sabi. Utang ko nga eh, 300 eh, pa-birthday eh. Basta yung 300, aking 100. Ako naman magbabayad eh. Pa-birthday ko sa'yo, 200. Kung nasa nakaka-paborito kong ulam. Ano yung ulam? May kinakaw mong pinagkakautak. Yan ang birthday ni mama. Hindi na may langgam pa. Malipi, Michael, natin na ulam, inubos mo na. Marit-marit eh. Tinan mo yung ulam mo.
ko, ang pinto hindi pa nabuo. Ay, di ba yung nakarang taon na may handa ka? Iniya naman akong manghingi doon sa kaibigan kong taga-Lucena. Pero si Mang Nestor doon may pera bukas. Sumama ka sa akin sa umaga at kukunin natin. Ayoko, ikaw na lang. Sasanda ko nga sana yung aking ano eh. Pa-birthday sa akin, palaman. Palaman? Ba, at least may palaman ka. Aba. Ayos yan. Kumain ng aso? Hindi pa yata, mama. May iiwasi ka dyan. Wala. Iba kasi nung panahon ngayon, iba yung panahon ngayon. Pero at least naman yung kapera ka pa rin, mama. Nabigyan ka naman ng ano, pasalamat ka sa mga nagbigay sa'yo ng ano, nung paunang pa-birthday. Nabigyan ka ba, Tita Malin? Oo. Tita Pe? Depende. Ay, pero galing naman sa kanyang pera eh. O siya, siya, siya. Tama na. Happy birthday na lang uli. Smile! Ano? Kaya mababawi ako. Pinag-birthday mo kasi ako nung birthday ko eh. Eh siyempre, akala ko naman ano eh. Hindi mo na pwede bumunta at gawa nang ako inuubo. Ako ang nawalaan. Ikaw ang nawalaan. O sige, bye-bye. Happy birthday, ma. Ay, ako. Bakit? Ang pera. Ha? Ang pera. Wala kang pera? Bakit? Kaya ka pala natagalan, nag-ano ka, service ka? Nag-service. Binigyan ako din ng balandaan. Ah, wala ang pinito maghapon. Ah, wala? Wala. Zero-zero balance ako. Pero may kadaw ni ano, ni Mang Nestor. Nang? Pera. Kailan? Bukas. Sino sabi? Eh, nangutang ako sa kanya eh. Magkano? Ha? Magkano? 300 lang. Happy birthday. Anong pambay sa card bank ko? Anong birthday wish mo ah? Wala nga pera. Mait ang ulo ko. Bukas nga daw. Pinausap ko na. Ay! Yan yung kwento o mga sinishare ko yung mga katangian ni mama tsaka yung mga positive at negative side niya dito sa loob ng bahay. Yun, si mama masipag, maglaba, maglinis ng bakuran, hindi rin siya madamot sa halaman. Magaling siya makisama, magaling siya sa ibang tao. At nagampanan naman yun lahat ng mga bilang isang magulang niya, nagampanan naman yun lahat nga na ako niya. Ang di lang siya marunong mag-ipon ng pera, hindi siya ganun kaano. Siguro nakasanayan yung gumastos, nanay ko palakaibigan. Sabi nga ng lola ko, one day millionaire ang nanay ko. Ubus-ubus biyaya, bukas ay nakatunganga. So, hindi siya ganun ka-ano sa dedicated sa pag-aaral para sa kanyang mga anak. So, bahala na nga, sabi nga. So, yun yung sa nanay ko. Ang nanay ko, mahilig magkwento ng buhay niya tungkol sa pamilya niya. So, lahat ay negative. Kaya kami, maraming galit sa amin, lalo-lalo na sa akin, mga kapitbahay, at saka yung mga nasasabihan niya ng kwento. So, siya din may sabi, lagi siya nag-sharing, nanay ko, ingitin sa ibang pamilya na magaganda, lagi siyang madrama,
Lagi siyang palainom. Pag gusto niya yung kainuman niya, gagastusan niya. Tapos katakas nila, magdadrama na siya, mag-iiyak na siya. Tapos yun, nabubukulan dito. Yun, marami siyang, ano, marami experience. Ganun din yung tatay ko, nagsama nga sila eh. So nanay ko, ang pangalan niya Marilu. Tatay ko naman, Agapito. Tapos ang tawag niya, ang palayo niya Malu. Tapos ang tatay ko, Pet. So pinagsama, Malu Pet. Yun. So, ayun, maraming kwento, and magaling makisama si mama sa lahat. Mama tanda, mabata, mga tambay, driver, kasino man, ano siya eh, sanay siya sa labas. So, mahusay na Manny Crist ang nanay ko, kahit ilang ingrown pa yan, kaya niyang tanggalin yun. Magaling siya mag-opera ng ingrown. Naitaguyod niya kami sa pagsisikap niya, dugo at pawis yung pinuno niya para lang kami ay mabuhay, may taguyod. Siguro marami lang siyang hindi, marami siyang mga bagay din na negative, pero marami din siyang bagay na positive. Naalala ko lang yun. Sobra yung pagmamahal ni Papa kay Mama. Bigay siya lahat ng pera kay Mama. Hindi lang si Mama marunong magmalasakit sa pinaghirapan ni Papa. Ayun. Nanay ko mahilig kumanta. Sa magkakapatid, ako mahilig kumanta, pero sintonado ang boses ko tula sa tono, pero mahilig akong kumanta. Meron akong kapatid na magaling kumanta. Hindi nga lang niya, magaling kumanta, nasa tono, hindi siya utal. Ako, utal ako. Yun yung kapatid kong mahusay. Meron akong kapatid na magaling sa mathematics. Meron naman akong kapatid na magaling sa pakikisama, magaling sa negosyo. Ako naman, mahusay lang ako sa pag-aaral. Naging masikap lang ako, masinop sa gamit. Kanya-kanya kaming katangian. Pero sa lahat ng magkakapatid, bukod tangi, na yung isang kapatid ko yung malakas ang loob na hindi nakapag-aral, walang iba kundi si Junjun yun, si Julius. Mayroon ka mga kapatid, may anak si mama na ano yung tahimik lang, malalim ang iniisip pero masipag sa pagtatrabaho. Meron naman akong kapatid na lahat katoto. Meron naman akong kapatid na ano lang, simple lang siya, tahimik lang. So, kanya-kanya kaming katangian. Ayan, sasabi nga, iba-iba. Pero meron siya mga favoritism. Kanya-kanya kami ang ugali, kanya kami kami. Kaya medyo iba-iba din kami ng katwiran, iba-iba kami ng pananaw, iba-iba kami ng mga gawain sa bahay. May masipag, mayroong tamad, mayroong mabait, may galante, may kuripot, may madamot, lahat na, halo na. So, si mama ay mahalalanin. Kapag may sakit kami, abid kami, si mama ay madaling makahiram ng pera kahit kanino. Madiskarte. Ganun din yung tatay ko. Madali siyang magkaroon ng pera, madali siyang dumiskarte. Ang tatay ko ay komedyante, ang tatay ko ay palainom, pero mahilig din siyang kumanta. Magkasundo kami sa pagkanta. Yun. Ako lang yung mahilig mag-gitara. So, dalawa lang yung alam kong tugtugin sa gitara. Mahilig akong kumanta. Ang tatay ko, kasundo ko sa kwentuhan. Sa pagmamagic, magic tricks, yun, kasundo ko siya. So, malaking bagay din yung nangyari sa buhay namin itong pandemic. Kasi 1 year na siya. Anniversary, 1 year, kasi nag-start yung lockdown, March 15. Tapos ngayon, March 15, 2021. Isang taon na siya, and syempre maraming nangyari. So, nakaraos kami, and long life, and wish you more birthdays to come. Nauutal na ako, and yun, makapiling ka pa namin ng matagal, and lagi naman ako nagpapaalala sa'yo ng tawag dito,
bawal man ni guerrilla, pero say gusto mo yan, ikaw nang bahala. So happy ka lang, and kahit may handa ba o wala, basta sama-sama pamilya, okay na yun. Mahalaga walang sakit. So God, thank you, gabayan mo si mama, and palakasin mo ang yung pagsasama, at saka maging ayos lang yung makaraos lang sa pamumuhay. Sana wala nang gulo, wala nang pagtatalo. Maganda yung blessing ng pagpasok, and then yun, happy birthday uli, and yun lang, hintay ka nita para personal kita mabati, and ito yung aking vlog para sa'yo. So alam ko gusto mo rin to, picture at saka video. Bye, kanya lang kita. Mahilig din siya sa mga bag, di lang kita sa video, pero mahilig siya sa bag. Mahilig din sa mga kolekta ng mga iba't ibang kalendaryo, kaya ako may ganun din akong katangian. Yan, mahilig siya sa bag. Tapos alam ba, bumibili yan ng mga maraming kumot. Pero alam mo ba, yung kumot namin, una namin, kapag mayroon dumating na bisita, ang ibinibigay niya, puro bago. Ayan, tunay yun. At siya pati, may ugali siya, na kapag namigay siya ng pagkain, yung pagkaahon na pagkaahon sa kaldero o kawali o ano mamang dutuan, agad niyang pamimigay sa kapitbahay. Hindi yung kailan natapos ng handaan, natapos na yung saka mamimigay. Mayroong ganun kapitbahay eh, pero kami hindi. So isa yun sa natutunan ko. At isa pa, pag naglalaba si mama, tapos na siya maglaba, magsampayan, sama-sama, pag panty, brief, pag bra. So ganun siya. Hindi ko naman pwedeng dito ako nagaganon ng wala namang sinampay. So nasasabi ko lang kasi totoo 'yun. So ano pa ba mga magagandang katangian ni mama? Marami si mama. Sa pangit naman ng katangian niya, si mama napakaingay sa loob ng bahay. So kasundo siya. Makakasundo mo siya kapag one-on-one kayo. Pag kami sama-sama na kami dito, maingay na. So kami naman, magugulo kami pag kami nasa loob ng bahay. Pero kami lang yung magugulo, pero hindi kami nakikipag-away kung kanin-kanino. Hindi kami basagulero, hindi kami palabarkada. Pero alam ko, yung mga kapatid ko, palabarkada. Pero hindi kami yung napapasamo sa mga ganung Maliban lang, siguro yung isang kapatid ko, maraming katoto yun, mga kaibigan. Yun din, ganun. So, si mama, malinis siya sa bahay. Galit-agay siya sa kalat. Especially naman, nanay ko yung malinis sa bahay, yung nakapart niya sa buhay, yun naman ang kabaligtaran. Kaya, negative, positive, yun ang kanilang combination. Si mama ay malinis sa katawan, malinis sa damit. Si papa naman ay yun ang pinagkaiba. Madami, masaya. Masarap magluto ang nanay ko ng mga pagkain, langka, laing, yung sinaing na isda, sinigang, ano pa ba. Ang ayoko lang sa nanay ko kapag nagluluto siya, marami siyang ginsa mix. Yan. So, buksan ko lang ilaw. Ba't na walang ilaw? So, buksan ko lang to. So, ang ayoko lang sa nanay ko, gumagamit siya ng mga, ayan. Dami niyang ginis, yung magic sarap. Ayan. Yun ang ayoko. Oh, sarado na ito. So, marami. Ang nanay ko pala kaibigan. Wala siyang
Hindi ko nabibigyan yung sarili ko. Wala siyang pinipili. Mamahirap, mamayaman, kaya niya pakisamahan. Ang nanay ko, kapag nagagalit sa isang tao, hindi niya pinahalata sa tao na siya ay galit sa kausap sa taong yun. Marunong siya magparinig, pero meron tao, kahit pinaparinigan niya, hindi marunong makahalata. Yun. Mapansin mo, ang nanay ko mahilig sa mga baso. Maayos ang lagay ng mga kawali, kaldero, mga lagay na yung mga ganyan, plato. Ang isa sa ayaw ko, yung walang taklob. Kasi ako, binabaluan ko muna yan bago ko ano. Kasi nga may pusa kami. Yung pusa, minsan umiihi na rin baga ng ano. Minsan, parang ano, yung naghahanap sila ng, parang yung pusa at aso, parang iisa din eh. Ang aso, pag iihi, kailangan meron siyang sasanggahan. Ganun din yata yung mga pusa. So, may di si mama, palipat-lipat na ng gamit. Minsan ito, wala dito. Minsan naman, di siya makontento. Ayan. So, maayos siya. Medyo ako hindi ko nakuha yung ganung ano. Pero minsan maayos naman ako. Ayan. Kasi natutuwa siya sa mga ano. Magaling siya sa mga interior design. Ayan. Siguro kung nakapagtapos ng pag-aaral yun, magaling sa mga ganyang ano, designing. Mahilig sa halaman. Ayan. Tapos ang nanay ko, mahilig sa mga ganyang mga drawing-drawing. Yung mga poster, mga magazine. At saka nanay ko, mahilig sa comics. Saka nanay ko, mahilig sa Bible. Pero hindi siya nagbabasa ng Bible. Madalang. Ang nanay ko, mahilig sa mga display sa loob ng bahay. Maayos siya sa mga damit. Yung mga anak lang ang magugulo. Kuha ng kuha, hindi ayos. Kaya nagagalit siya. Ang nanay ko ay organize sa mga sapatos. Sa mga, ano, mga mag... Palipat-lipat yan. Minsan ito, ililipat niya dito. Ito, ililipat niya kung saan-saan yan. Ayan, pabago-bago siya. Kung mapapansin mo, marami din siya ng barya. Kaya ako, naging hili ko din yung mga leksyon ng barya. Mahilig siya sa mga kung ano-ano mga ganyan. Mga sabit-sabit, mga halaman. Kung ano-ano pa. Mahilig din siya sa stop toys. Ayan. Isa pa, mahilig siya magtahi. Kaya mapansin mo, may ugali ako na mahilig ako magtahi. Ayan, mahaba ang pasensya ko pag mga ano, pagtatahi. So, may mga katangian ako na naman na sa kanya, mga gawaing bahay din. Ang basang lupa, kasi umulan. So, binibideo ko na rin para makita nyo na hindi ako sinungaling. So, ngayon kasi, March 15, 2021. So, umulan siya. Gamit niya. Oops! At pinapay pa. Ang nanay ko kasi Manny Krista. Yan, kaya ako marunong maglinis ng kuko. Marunong din ako magtahi ng damit. So, dumi ng basa namin kasi umulan. Alam niyo lang, basang-basa kasi ang lupa. Dito na pala, malapit na siya. Hindi pa pumapasok sa loob. So, happy birthday and nabanggit ko yung nasabi ko sa'yo. Bago ako pa mag-birthday, 14 pa lang nasabi ko na happy birthday.
ngayon in March 15, 2021, isang taon na ng pandemic ngayon, 1 year na siya. So wala pa rin si mama, nasa labas pa rin siya. And siyempre gusto ko lang siyang batiin ulit ng mismong araw na kanyang kaarawan. Ayan. So sobrang liwanag ko dahil ngayon solar. Pag naman ako hindi nakaganon, so ano naman, kukulangin naman ako sa lights. So masyadong ano, so pag nandito naman ako, ito yung natural na ilaw. So happy birthday ma, dito ako sa bahay, na message na kita sa Lucena. Kasi malobat ako, kaya inagapan ko na yung aking pagbati sa iyo ng happy birthday. Sana mabidyuhan kita na kaharap kita and personal kita mabati. So nabigay ko na yung regalo ko sa iyo nung bata pa kami, dandan yun, parating naming nakikita sa iyo nagbabasa ka ng comics. So binigyan kita ng babasahin, yun lang yung kaya kong pagdamutan mo na yung nakayanan kong regalo sa iyo. Yun lang, and thank you for watching my vlog na sa makakapanood nito, and gusto ko lang siyang bigyan ng konting kasayahan na yun, mabati ko lang siya, and then binigyan ko siya ng tikoy para sa kanya yun, and ayun, tikoy ng galing pa sa Lucena yun, kundi bigay din sa akin ng kaibigan ko. So syempre yun lang, and then gusto ko tang, dahil sa gusto kong magbigay sa iyo ng ano, ng sorpresa, yun yung pagkuha ko ng mga pagkaing gulay, no, na dati bumunta ako sa mamala para magdala ng gulay na libre, kukuha ko lang sa mga kaibigan ko. Ngayon gagawin ko uli yun para bukas mayroon tayong ulam, at saka malinis ko na yung taniman sa likod. Okay, di sa bahay namin. So, nagbablog ako dahil gusto ko lang i-record special na itong araw to, dahil long life mama. Wish ko sa iyo long life, at saka humaba pa yung pagsasama natin, yung panahon na makapiling ka namin bilang magulang mo at mga anak mo nandito sa bahay na to. Siyempre, yung mga kapatid ko, si Dandan, ako ang panganay, si Ariel, tapos yung kapatid kong si Maripe, si Christopher, si Julius, siyempre yung anak ko, si Ella, yung anak ni Dandan, dalawa, siyempre may anak pa rin siya sa una, yung anak ng babae. So siyempre lahat, wala na si Papa. So yung buong pamilya, ng pamilyang Seno, sa kay Mama at kay Papa, happy happy birthday sa iyo Mama. So ilang taon na, 43 years na kayong panganay mo. So parang 42 o 40 si Papa sa makabilang buhay sa edad ko eh. So happy birthday sa iyo Ma. Yan. So okay pa lang dito ang kulay ng aking pag dito naman, sobrang puting-puti, mukhang ano ah. So yun lang, and hintayin ko siya. Hi guys, andito ako sa bahay namin para hintayin si Mama, pero wala pa yata siya ngayon eh. Sa birthday niya ngayon, wala pa talaga. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Pero natanggap niya na yung regalo na mga comics. Ayan, yun lang, wala pa. Dilim, puksan ko na nga liwanag. So yan yung ilaw na 1-6. So yan ang bahay namin sa gabi. So mas talo ng loob yung nasa labas, kasi medyo ano na siya, mas maliwanag dito sa loob. So ito pa yan. Yan. So syempre yan kasi yung ano, umulan kasi, kaya tambakbo na din yung ano, aking bike, hindi niya gagamit.
Yan po yung bahay namin. Wala pa yung birthday celebrant sa pintuan. Yan. Yan yung solar. Tapos may ilaw dito. Yan. Sa lutuan ng aming bahay. Kasi pag natulo, naglalagay kami ng pansala sa sahig para hindi madulas. Siyempre, sira-sira naman bahay namin, yung iba. So, dito, meron yung switch. Ayan. Ako na din yung gumawa nito. Siyempre, so, pag walang ano, walang kasi nung tao na dito, pwede patayin siya. Pwede siya sarado kasi halimbawa, tapos na magluto, may switch siya. Ito yung solar. Ayan. So, yung solar na nasa labas, ngayon lang yung ano, ngayon yung nakikita siya, pero hindi siya pang matagalan. More than 2 hours or 1 isang oras kalahati lang sa ganyang kaliwanag. Kasi nga yung battery niya, battery operated, hindi siya ganun ka, hindi niya kaya sustain yung tagal ng liwanag. No? So, depende din. Mabuti na lang, nakabili ako ng solar na tigo 1.6. Kami nilabas lang. Yung ibang ilaw na nandoon sa paligid namin, kapit bahay na yon. Pero sa loob ng bahay namin, madilim. Pero meron pa ako ditong solar na bubuksan ko para magkaroon ng ilaw naman sa harapan. So yun, yung ilaw na yon. Parang walang ilaw yung dito kasi meron itong switch eh. Man yung solar na ginawa ko. Yun nga lang, mahirap siyang pindutin yung switch. So, ayan din siya. And, siyempre pag nadaan dito yun ang liwanag niya. Kailangan kasi para hindi matatalapid yung nadaan. Plus yan. Yan lang. So, madilim yung bahay namin kasi nahihintay pa yung birthday celebrant. Birthday kasi nung nanay ko. Yung ilaw na yon, yung medyo maliwanag. Kasi iba yung ilaw niya. Kesa dun sa isa. Yan. Dati wala kaming talagang kailaw-ilaw, kundi yan lang. Wala pa kami yung tigwa 1,006 na solar na binili ko galing sa ayuda. Yan lang yung gamit namin at saka yung mantikang nilagyan lang ng bulak. So, ito naman yung pangalawa. Yan. Kasi yung dadaan na bawa kasama ni mama sa birthday niya kasi naman yun. So, maliwanag ang loob ng bahay. Ayun, labas. Tapos, syempre, meron akong ilaw dito. Na hindi naman alam ng kapatid ko na may ilaw dito eh. So ayan siya. May ilaw pa dito. So secret lang to. Yan yung ilaw ng solar na ginawa ko. Pero hindi siya tumatagal ng 3 oras kundi mga 1 oras mahigit lang ang liwanag niya.